kapag natagpuan mo na pala ang tunay na pagmamahal. Minsan, nakakatakot. Minsan, nagdadalawang isip ka. Kasi yung pagmamahal, maraming kaakibat na obligasyon. Kaya kung magmamahal ka, dapat sigurado na ang puso mo sa taong kaya mong bigyan ng buong pagmamahal mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Habang nakaupo ako dito sa gilid ng court, ayun, sila kuya kasama si Eddie na naglalaro. Sa totoo lang talaga, di ako mahilig sa basketball. Sumama lang talaga ako kasi maglalaro din si Eddie. Ito ba? Okay naman pala siya maglaro. Matangkad kasi kada makakashoot. Eh naku, titingin siya sa akin tapos ngingiti. Napakayabang. Kaya ito, habang naglalaro sila, nanonood lang ako. At nang matapos na, masayang-masaya talaga ako. Grabe. Nakakapagod, Francis. Sayang, talo kami. Okay lang yun, Eddie. Ang mahalaga, nag-enjoy ka. Oh, uminom ka muna ng tubig. Ang galing ko mag-basketball, di ba, Francis? Ikaw ba? Bakit di ka naglalaro kasama mga kuya mo? Ayoko, Eddie. Di naman ako marunong mag-basketball. Kasi, hindi ako pinapayagan ni Mama na maglaro niyan. Baka masugatan daw ako. Ah, okay. Pero, Francis, alam mo, sobrang saya ko dito sa inyo. At saka, mababait ang kuya mo, pati din ang papa at mama mo. Oo, mababait naman silang lahat. Pero Eddie, huwag kang masyadong madaldal. Baka kung ano-anong ikwento mo sa kanila. Oo na, Francis. Huwag kang mag-alala. Wala akong ikukwento na hindi maganda. Bunso! Ano? Tara na. Uuwi na kami. Ikaw ba? Kuya, mamaya na ako uwi. Mamamasyal muna kami. Ah, okay. Sige, Bunso. May iwan ka na namin. Ikaw naman, Eddie. Bantayan mo yung si Bunso. Alagaan mo. Sige, sige. Ako nang bahala dito sa Bunso nyo. Kaya ayun. Umalis na sila, kuya. Kami naman nandito pa sa court. Nakaupo pa kami dito habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Eddie, alam mo, parang ang saya ni Mama nung makita ko. Kaya lang naiinis ako. Kasi naman, bakit ba may larawan tayo dun sa sala? Ito ba? Nakasabit pa sa dingding. Francis, okay lang yun. Ano ka ba? Walang masama sa larawan natin na nakasabit sa dingding nyo. Okay nga eh. Kasi pakiramdam ko eh. Part na ako ng family nyo. Eh kasi naman, Eddie. Anong sasabihin ng ibang tao? Anong iisipin nila? Francis, okay lang yun. Ang mahalaga, masaya ka. Pero may tanong ako sa'yo. Masaya ka ba na kasama mo ako?
mula sa tanong ni Eddie. Napangiti ako bigla. Kasi naman, hindi ko alam kung anong isasagot ko, pero yung puso ko, tila ba mas alam niyang dapat yung isagot sa isang napakatamis na tanong. Francis, ngiti lang bang isasagot mo? Teka lang Eddie, bakit ba ganyan ang tanong mo? Umayos ka nga. Francis, maayos naman ang tanong ko ah. Hindi naman magulo. At saka, malinaw ang tanong ko kung masaya ka ba na magkasama tayo. Ikaw kasi yung magulo, Francis. Oo, hindi lang ang sagot. Eddie, alam mo, tara na, mamasyal na tayo. Francis, teka nga. Paupo ka lang. Mamaya na tayo mamasyal kapag nakasagot ka na. Oo, hindi. Eddie naman eh. Bakit ba pinipilit mo ako? Francis, huwag kang maarte. Sasagot ka lang sa tanong. Napakadami pong sinasabi. Sumagot ka na para makaalis na tayo dito. Ay naku, Eddie. Bahala ka. Uwi ka ako. At eto, nakaupo pa din kami dito. Di pa kasi ako nasagot. At sa paglipas ng mga sandali, di na nagsalita si Eddie. Ako naman, di din nagsasalita. Patigasan na lang kami kung sino ang unang susuko. Kaya ito, patuloy lang na lumilipas ang mga oras. Mataba si Eddie. Pinipitik ang tenga ko. Nakakainis. Eddie, ano ba? Nakakainis ka. Sumagot ka na kasi, Francis. Oo, hindi. Ewan ko sa'yo, Eddie. Bahala ka. Wika ako. Tapos eto, naging tahimik na lang ulit kami. At eto, dahil nasa court pa din kami, may mga ilang tao na pumapasok dito at nagtatambay din. Kaya lang, nung may dumaan na mga babae, aba, nakita kong pinagmamasdan nilang mabuti si Eddie. At aba, naupo pa sila dito malapit sa amin. Tapos, nakikita ko na patingin-tingin sila kay Eddie. At si Eddie naman, aba, natingin din. Nakakainis. Ay, naku. Alis na ako, bahala ka dyan. Uwi na ako. Uwi ka ako. Francis, bahala ka kapag iniwan mo ako. Isang sagot lang naman ang hinihingi ko. Oo na. Uwi ka ako. Tapos ito, umalis na ako. At taba, ito, sumadad na si Eddie na umakbay na sa balikat ko. Nakakaista kasi talaga yung mga babaeng nagpapakute kay Eddie. Mga di naman magaganda. Francis, selos ka, no? Bakit naman, Eddie? Tsaka ewan ko sa'yo. Nakakainis ko. Huwag ka na magtampo, Francis. Tsaka, huwag na tayong mamasyal. Napakainit kasi. Umuwi na lang tayo at matulog sa kama mo. Matulog ka mag-isa. Uwi ka ako kay Eddie. Pero teka, paano pala mamayang gabi? Saan matutulog si Eddie? Magtatabi ba kami sa kama ko? Hello, ano yun? Tabi kami?